Hello sa inyo mga bata! Alam ba ninyo may hatid kami bagong kaalaman sa inyo sa araw na ito? Paano? Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ang inyong paglalakbay sa pagkatuto! Sa isang pangkat ay hindi nagbabago ang bilang kahit na ito ay maiba ng ayos. Sa pagsisimula ng ating talakayan ay bilangin muna ninyo mga bata ang mga isdang lumalangoy. Nagbago ba ang kanilang bilang? Mahusay! Hindi nagbago ang bilang ng mga kabayong dagat nang mabago ang kanilang ayos. Limang pugita. Nagbago ba ang bilang ng mga pugita nung maiba ng ayos? Tumpak! Hindi nabago ang bilang ng mga pugita nung nabago ang kanilang ayos. Narito naman ang pitong pagi. Nagbago ba ang kanilang bilang? Tama! Hindi nabago ang kanilang bilang o dami. Napansin pa ninyo mga bata na hindi nagbabago ang dami ng bagay sa isang pangkat kahit na ito ay maiba ng ayos. Tingnan natin kung matutukoy ninyo kung ang mga kaibigan ko ay magkasindami o hindi. Magkasindami ba sila o hindi? Tama, sila pa rin ay magkasindami. Ang mga isda ba ay magkasindami? Tama, magkasindami pa din ang mga isda. Magkasindami ba ang mga alimasag?
Opo, magkasing dami pa din sila. Napakahusay ninyo mga bata. Napansin ninyo na magkasing dami pa din ang mga bagay sa loob ng isang pangkat kahit na ito ay nabago ng posisyon. Sa bahaging ito mga bata, tulungan nyo nga akong tukuyin kung anong next ang magkasing dami ng laman. Wow! Napahanga nyo kami mga bata! Tandaan ninyo mga bata na ang dami ng bagay sa isang pangkat ay hindi nagbabago kahit pag-iba-ibahin pa ang ayos ng mga ito. Hanggang dito na lang ang ating pag-aaral sa araw na ito. Abangan ninyo ang susunod naming video dito lang sa K-Bata Channel. Paalam!